Ayan, magandang araw mga idol. At dahil wala tayong tinda ngayon, ayan, ituturo ko naman sa inyo kung paano magluto ng fried isaw, mga lodi. Ayan, dalawang choice po tayo sa pagluluto ng isaw. Pwede pong walang harina ng ganito. Pwede din pong may harina. Siyempre, at dahil nagtitinda tayo ng proven, yung mga pinaglamasan po ng proven na parang breadcrumb na, yan ay yung pinangkukot natin sa ating isaw. At kung tayo naman ay hindi nagtitinda ng proben at talagang puro isaw lang, pwede mo lang siyang lagyan ng tuyong harina tulad nung pagluluto ko ng calamares, tapos isaw-saw mo na sa basang harina. Dalawang klase po yan. At yung iba naman, gusto mo lagyan ng kulay, pwede mo pong lagyan ng kulay yung ating harinang basa. Yes, pwede mo siyang lagyan ng kulay orange para magkulay yung iyong isaw. Diba ang dami mga nagtitinda na may mga kulay? Yun lang po yung nilagyan nilang kulay, pero sa akin po ay plain lamang. At doon po sa mga nagtatanong kung may timpla po ba yung ating basang harina, wala po yung timpla mga idol, plain po na harina lang yan. Depende na lamang sa inyo kung gusto nyo pantimplahan. Basta ang tinuturo ko po sa inyo ay plain lamang, dahil para sa akin, sa tagal ko po nagtitinda, ayan, ang plain po mas maganda kaysa sa may timpla, kasi pag nilagyan mo pa siya ng itlog, dagdag gastos, lagyan mo pa siya ng kung ano-ano, paminta, ganyan, dagdag gastos mo pa siya. Tapos mabilis siyang makaumay dahil lahat na mayroong timpla. Kumbaga mag-aaway-away ng timpla, may timpla na yung harina, may timpla pa yung calamares mo or isaw. Maglalaban-laban na yung lasa. Pero pag plain lang, calamares lang talaga yung may timpla or yung isaw, iisa lang yung malalasahan mo. Yes. At dun sa mga nagtatanong kung magkano benta ko nito, 7 po, 3.20 ang ating isaw. Doon naman sa mga nagtatanong kung paano ba linisin yung ating isaw mga idol, napaka basic lang. May nabibili pong hilaw, ayan, pipirisin nyo lang siya para lumabas yung mga dumi sa loob. Or naman may nabibili naman luto. Yes, may nabibili din luto nyan. Hindi na kayo maglilinis, linis na po yun, titimplahan nyo na lang or steam nyo na lang. Kasi po sa akin, ayan, bumibili po ako ng laga, minsan yung hindi pa laga, ako na po nagluluto, ako nagtitimpla lahat. Tapos yan, pagkatapos natin tuhog-tuhugin, ayan, ibabad mo siya sa timpla, tsaka mo ilagay sa freezer para yung timpla niya kumapit. At tatanggalin nyo guys yung mga nakalawit-lawit dyan. May mga bilog kasi nakalawit sa isaw or dilaw yung loob or itim. Huwag nyong isasama yon para hindi mapait yung inyong isaw mga idol. At sa pagluluto naman ito, ang timpla po ng apoy nito mga lodi. Habang nagsasalang ka, dapat ang apoy mo nito ay mahina lamang. Kasi pag nilakasan mo yung apoy, mauunang maluto yung mga una mong sinalang, matotoasted yon. Tapos mahahapkok yung bandang huli. Kaya hinaan mo lang yung apoy. Lakasan mo siya pagtapos ka na magsalang para yung luto niya iisa. Kumbaga sabay-sabay silang maluluto ng maayos. Pagtapos mo na isalang lahat, tsaka mo siya ihataw yung apoy. Ayan, simple-simple lang. Pagsausaw mo sa basa, tap-tap mo doon sa tuyo, tapos isalang mo na. Ayan, mabilis po magpaitim ng mantika yan. Kaya kailangan meron kayong strainer na manipis para po masala nyo yung mga latak na naiiwan, dahil ito ay tuyong harina. Hindi tulad ng basang harina na naluluto siya, hindi siya kukulay sa mantika dahil lumulutang. Ito namang tuyong harina, pag niluluto mo siya, ibig sabihin lumulubog yan kasi tuyo po yan. Kaya kailangan nyo talaga siya ng pansala. Yes, depende naman po sa inyo. Kung mura ang bilhin nyo ng isaw, dibenta nyo na 5 piso. Depende po sa lugar ninyo. Dito po sa amin, ang kilo po dito ng isaw ay 130 to 140. Yung mga isaw po dito sa amin, ayan. Eh marami din pong nawawala, tinatanggalan ko pa kasi siya ng taba. Kumbaga marami pang nawawala sa timbang niya. Tapos stick, ganyan, timpla, magbabayad ka ba minsan sa tagatuhog kasi hindi na rin kaya ng ating oras. Ayan, at yan lamang po ang aking gustong ituro sa inyo. Huwag nyo na pong titimplahan yung harina. Kung nagpo-proven kayo, ayan lang yung gawin yung pangkot. Tama-tama na po yan mga lodi. At yan naman ay panag golden brown, saka nyo masasabing luto na. Yes, pag golden brown na yung kulay niyan, kusapon lumulutang yan sa mantika. Ibig sabihin, pag nakalubog pa siya, hilaw pa siya. Ayan o, ganyan o, diba? O, ayan, medyo golden brown na yung iba o. Ipapailalim mo ngayon yun.